What's up, mga kap? And this is our Barkada Serie number 6. Ayan, today's story, today's Barkada Serie is about a nurse, musician, and a business owner. Halika, alamin natin ang kwento ni Kuya Rex. Sino si Rex? Si Rex Castillo ay isang mahilig sa music. Pero ako ay isang nurse by profession. Sa Pilipinas, I'm a registered nurse. Spend my 10 years as a professional nurse in Dubai. I work as an ambulance nurse. And our job nature there is like a paramedics and EMTs. We're responding to any emergency calls. Yun. Pagdating namin dito, last 2018, I'm on the process. Until now, I'm on the process of getting my registration here as a LPN or as an RN. But yun nga, currently, nasa process pa ako. Ano yung naging ano mo, inspiration or reason mo? Bakit Canada? Okay. Simula siguro nung nag-nursing ako, nasa Pilipinas pa, nagkameron ako ng American Dream. You know, American Dream, lagi yan nasa puso ko. Sabi ko, paano ba ako makakarating sa Amerika? Pero hindi ko na-pursue yung pagpunta ng Amerika. At nangyari nga na napunta ako sa Dubai doon at nakapagtrabaho ako as ambulance nurse. And 2014, we started to apply here in Canada. Ini-open ko sa asawa ko na gusto kong makarating sa malamig na lugar. Either America or Canada. And alam ko, nag-open yung opportunity sa amin kasi yung kaibigan ng asawa ko ay nandito sa Canada. And yun nga, yun yung nagbigay sa amin ng lakas ng loob para makapunta dito sa Canada. And it started 2014. And that time, na-deny kami dun sa federal skill. Hindi kami nakaabot dun sa 2014. Pero yung the year 2016, nag-open yung express entry yon at doon kami nakapag-apply as provincial nominee yon. And isang taon lang yung application namin, 2016 December kami nag-apply, 2017 nagkameron kami ng visa, and early 2018 nandito na kami sa Canada as a permanent resident. Kumusta as a permanent resident dito sa Halifax? Kumusta naman? Family, kids, career, kumusta yung Halifax para sa inyo? Siyempre, nung nag-umpisa kami, medyo mahirap talaga. Medyo mahirap. Kahit naman sino siguro ang galing sa Maalwan, galing kami sa Dubai na medyo okay yung salary namin, okay yung trabaho namin. Then, mag-transfer ka dito sa Canada and to start from zero, it's very hard talaga. Pero sabi ko nga sa aking asawa, dedication lang at saka hard work. And yun, at this moment naman, we settled na, me and my family, naka-settled na, okay na yung aming tirahan, okay na yung career namin. Yun na nga lang, nasa process pa kami ng registration, ako at saka ang aking asawa. Ang aking asawa ay nagpa-process bilang para maging CPA, and ako naman nasa process din para maging isang nurse. Wow. Gaano ka challenging ang kumuha ng RN, ng license dito sa Halifax? Okay. Ang pagiging registered nurse dito sa Canada ay nag-start sa assessment sa NNAS. Yon doon i-assess nila yung credentials natin, yung mga employment at saka yung experiences. I-assess nila yon, and then magbibigay sila ng advisory report kung pwede ka na mag-exam as LPN or RN, depende yon sa ating report.
Ayun, eh, medyo, sabi nga nila, medyo challenging. Pero kaya naman, kaya natin. Challenging siya, pero kaya sa pagiging determinasyon na, sa ating determinasyon at syempre, yun nga, pagsisikap. At isa pa, syempre, kailangan din natin ng mga, yung English exam, kailangan natin yan. Yan yung mahalaga din. Sa mga requirements sa NNAS, ano yung pinaka-challenging? Ang pinaka-challenging sa akin, syempre, hindi ako ganun karunong or hindi ako masyado nagsasalita ng English. Eh, yung English. Actually, nakakapasa na ako ng CPNRE exam. Exam for the LPN. But, yung English, yun yung part na mas medyo challenging sa akin. Okay. Bro, you mentioned about passion as a music. Paano mo siya napagsasabay-sabay as RN, going to RN, and then nurse, and then business, and then music? Anong ginagawa mo? Okay. Actually, ang pagiging musician, ito ay, syempre, ito yung first love natin, first love ko. And bago ako nag-nurse, isa na akong musician. And ito ay nag-umpisa, syempre, sa simbahan. I'm a musician din sa aming church. And dito, syempre, nag-start ako ng high school. Hanggang ngayon, tumutugtog ako sa simbahan. And doon ko na ilabas yung aking passion. Doon ko na ilabas yung minsan, ito yung stress reliever. Pag medyo toxic na ang trabaho, ito yung nagiging outlet natin para ma-release yung stress. Yun. And ano pa? Yun, saan nag-lead yung ano? From passion to business. Ayun. Nag-lead ito, yun nga, syempre, mahilig tayo sa instrumento. And ako, bago ako naging nurse, ang gusto kong course talaga is technical course. Ang lola ko lang talaga ang nakapag-inspire sa akin to become a nurse. Kasi that time, nag-aaral ako sa isang state university. And I'm on my second year already as electronics engineering. And sabi ng lola ko, Rex, baka gusto mo mag-nurse, susuportahan kita. Yung lola ko nasa America that time. And yun nga, madalit sabi ko naman na, oh, maganda ang nurse kasi maraming pera. Maraming pera ang nurse. Eh di, yun nga, yun yung nag-inspire sa akin na maging nurse din. And syempre, sabi ko, isa kasi akong breadwinner. As dun sa family namin, ako yung panganay sa lalaki. And yun din yung nag-udyok sa akin na, sige, mag-nurse ka na. And baka may chance na makapag-abroad ako. At yun, yun yung nag-lead sa akin na pagiging isang nurse. And syempre, yung passion ko nga sa pagtugtog, yun naman yung nag-lead sa akin sa pagiging business owner ko dito sa Canada. And matagal ko nang desire na magkaroon ng business. Actually, sa Pilipinas, meron din akong sounds and lights. I'm partner with my brother, si Elias. Shout out pala kay Elias Castillo. Siya yung business partner ko sa Pilipinas. And nung the time na nag-transfer siya sa Qatar, wala nang nagmamanage ng aming business. And that's the time na sabi ko, sige, itigil na natin yung business. And doon naman nag-start yung passion ko na magkamera ng business dito sa Canada. And most of my instruments din na from Pilipinas, umuwi ako last July, dinala ko dito yung iba kong instrumento or yung iba kong mga lights and equipments. Yon. And yun nga, madalit sabi, nakapag-start ako ng business dito sa Halifax last September. And yun, high hope na maraming gig pa na dumating sa amin. So, kumusta in general si Rex as a international educated nurse, a musician, and a business owner? Syempre, medyo mahirap. Medyo mahirap kasi ang dami kong gustong gawin. Yun talaga ako. Alam ko, yun talaga ako. Medyo jack of all trade ang tawag sa akin, master of none. Pero lagi kong inilalagay sa aking puso na lahat ng gagawin ko, gusto ko the best. Gusto ko pa rin mag-excel dun sa kung anong ginagawa ko. And syempre, marami tayong gustong gawin kasi ito yung nagpapasaya sa atin. As a musician, nakakatugtog naman ako ng maayos. As a nurse, medyo challenging ngayon this moment kasi nagre-review ako
ng aking English. And minsan, nawawala sa focus. Pero sabi ko nga, darating tayo dyan. And we're praying na maging successful na yung aking English exam. And yun, mapasa ko na yung aking yung selban. Yes. And as a business owner naman, nag-iisip pa ng mga paraan para mapopromote yung ating business. And syempre, medyo challenging sa start, pero I know and I believe na in the near future, magiging maayos. Ang aking advice dun sa mga Filipino na gustong magpunta dito sa Canada to start a family here, ang maipapayo ko lang, be determined, consistent, Pag nag-umpisa ka sa proseso, dire-diretso, huwag titigil, mag-move, dahil basta nag-move yung process, konti-konti, mangyayari kung ano yung gusto natin. Lagi natin tatandaan, may mabuting bagay na inihandaan Diyos sa atin. Yun lagi ang tatandaan. Kasama ang prayer, pero kasama pa rin ang determination. Determination sa ating mga puso na magkakamit natin yung ating mga goal. Kasi yun lang yung meron tayo na nasa sa atin. Kasi pag wala tayong determination, walang mangyayari sa ating buhay. Ayan mga Cups, thank you very much Rex for sharing your story and for inspiring our Cup here in Halifax. Before we end our Barkada series with Rex, invite them with your best. Ano mga nangangailangan ng sounds and lights sa inyong mga wedding, sa inyong mga birthday, sa inyong mga Christmas party and any corporate event, just message us at 902-412-0435. Ayan mga Cups. So if you have an event this year or next year, call Rex on their number. It's 902-412-0435. Ayan. And I will put also a link, a description on the description below, their Facebook, their email para matawagan ninyo. And support always Pinoy Local. Ayan. So thank you very much mga Cups. So don't forget to like, share, and subscribe to our channel and abangan ang every Thursday Barkada Serie. And if you're in Manila, Saturday, we have a Q&A live streaming with Miss Amelia Ajok of Ajok Immigration. So ayan mga Cups, see you in our next video. Bye-bye!